Magandang umaga mga bata, ako nga pala si Teacher Liz at ako ang inyong magiging gabay sa inyong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa aralin 7 at 8. Okay, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagkilos ayon sa katotohanan. So bago tayo magsimula ng ating aralin ngayong araw, so tayo ay magbalik-aral. So noong nakaraang linggo, natutuhan natin ang mga nakaraang aralin tungkol sa pagninilay-nilay sa katotohanan. So bakit nga ba hindi tayo dapat maniwala agad sa mga impormasyong ating nakakalap, naririnig, nababasa o nakukuha? Tama! Mahalagang mapagnilayan o mapag-isipan mo kung totoo o tama ang napapakinggan, nabasa o napanood. Dahil dito, makabubuo ka ng tamang pasya. Maghahatid ito sa wastong pagkilos. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsasagawa ng may mapunuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Ano-ano nga ba ang dapat na pamantayan upang malaman mo kung totoo ang isang impormasyon? Paano mo isasagawa ang mga pamamaraan o pamantayang ito? Halina't suriin mo ang mga impormasyon at gamitin ang dati at kasalukuyang tungkol dito. Tignan ang nasa larawan. So, meron ditong apat na larawan. Diba po? So, dito, may isang batang may hawak na magnifying glass. So, ibig sabihin yan, class, ay talagang inaalam niya ang bawat detalye bago siya mag-decide kung yung balita ba na kanyang nasagap, na balitaan, na panood, na pakinggan ay totoo. So, ibig sabihin, siya ay nagbibigay, siya ay naghahanap ng ibang sources or credible references para bigyang patunay na totoo yung balitang kanyang natanggap or nalaman. So, dito naman sa pangalawang picture, ayan, so makikita nyo yung dalawang bata na nag-uusap. So, kung titignan nyo o iintindihin, yan ay parang nagchichismisan, tama ba? So, lagi nyo ito tatandaan mga bata, ang pagchichismis or pakikipagchismisan ay isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng fake news or hindi totoong balita. So, lagi yung natandaan na masama ang makipag-chismisan kasi ito ang nagiging start or nagiging punot dulo kung bakit nakakatanggap tayo ng mga maling balita tungkol sa isang tao or sa isang bagay. Okay, so dito naman sa picture na ito, nakikita dito na not to fake news, then maging totoo. So dito, ina-advocate naman ng batang lalaking ito na dapat manindigan tayo sa katotohanan, ipaglaban natin ang katotohanan, huwag tayong maging kaisa ng mga tao na papalaganap ng fake news. Sa panahon ngayon, napakadaming fake news ang naglilipana. Ayan. So, saan ba? Sa Facebook, sa TikTok, ayan, kahit sa Wikipedia, minsan, hindi lahat na nakasulat doon ay totoo. So, ang lagi yung tatandaan para makasagap kayo or makasure na yung balita na nalaman nyo, napanood o napakinggan at totoo, magbasa kayo sa mga credible sources or references. Okay, so para tayo ay maiwasang maloko or mabiktima ng fake news. Dito naman, so meron dito sa pang-apat na picture, ano po ang nangyari?
Ayan, so, ang tanong ng bata, ano po ang nangyari? So, dito class, pwedeng ang sagot dito ay kung tama ba ang ginagawa dito ng bata o hindi. So, una, sa isang sitwasyon, pwedeng tama ang ginawa ng bata dito dahil, una, tinanong niya itong lalaki kung ano ba ang totoong nangyari. Kasi, halimbawa, meron siya natanggap na kwento tungkol sa lalaking ito. Ngayon, para makasiguro siya na kung totoo yung sinabi nung nagkwento sa kanya, tinanong niya ito. So, pwedeng tama siya dun sa part na yan. Pero, may part din na pwede rin siyang mali. Lalo kung siya ay minor or batang lalaki. Bakit? Kasi, pwede naman na sabihin itong ng lalaking itong na tinatanong niya, yung hindi totoo. So, pwede siya ay niloloko din or nagsisinungaling. So, ngayon, anong magandang gawin, teacher? So, ang magandang gawin dyan, class, since kayo ay mga bata pa, minor pa kayo, wala pang sapat na pag-iisip para makapag-desisyon talaga ng maayos, so kailangan nyo ang gabay ng magulang. So, sila ang magiging gabay nyo para kayo ay makapag-desisyon ng tama. Kung tama ba yung balita na nalaman mo, napakinggan o napanood, o fake news lang. So, natandaan nyo yung class, ha? Napaka-critical ng pagtukoy ng isang balita kung ito ay totoo or fake news. Kaya kayo bilang bata, tatanungin nyo ang inyong magulang or ang mga, for example, kung sa school naman, tatanungin nyo yung mga namamahala dun. Huwag agad maniniwala. Maliwanag po? So, paano ka kumikilos ayon sa balitang iyong natanggap? Basahin ang bahagi ng kwento sa ibaba. So, ikakwento ni teacher yung kwento ngayong araw. Okay, so, kring, kring, kring. Kinuha ni Eric ang kanyang telepono at sinagot ang tumatawag. Hello, sino to? Bakit ka napatawag? Ang sabi ni Eric. Ayan, so kung nakikita niya yung picture yan, may dalawang batang nagtatawagan. Ano iyon, July? Wala naman. Nakahiga na ako upang matulog, ang sabi ni Eric. Nag-chat sa akin si Glenn at sinabing hindi ka raw naliligo, kaya mabaho ka. Madilaw din daw ang iyong ngipin dahil hindi ka nagsisipilyo ng 3 beses sa isang araw, ang sabi ni July. Ibinabana ni Eric ang telepono at dali-daling lumabas ng bahay. Sumugod siya kina Glenn at tinawag ito upang lumabas ng bahay. Pagsapit nito sa may pinto ay kaagad itong sinuntok ni Eric. Ayan, so kung nakikita nyo, sinuntok agad ni Eric si Glenn kasi nga sinabihan siyang hindi naliligo at dilaw ang kanyang mga ngipin. Diba? Natumba ang bata at magsasalita sana, ngunit biglang sinabi ni Eric na, huwag ka nang magpaliwanag. Alam ko na ang lahat. Iyan ang nababagay sa'yo. Umalis na si Eric at umuwi ng bahay. So, ang kwento na ito ay may karugtong. So, abangan natin yan mamaya. So, ating sagutin ang mga katanungan. So, simulan natin sa gawain sa pagkatuto. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong nabasa or napakinggan na kwento ni teacher. So, number 1, ano ang nabi ni July kay Eric? Tama, ang sinabi ni July kay Eric, sabi daw ni Glenn, si Eric daw ay hindi naliligo. Tapos hindi daw siya 3 beses na nagsisipilyo kaya madilaw ang ngipin. Diba? Gabi si July, diba? Number 2, kanino galing ang ibinalita ni July kay Eric? Tama. Kay Glenn galing yung ibinalita ni July. So, si Glenn daw yung nagsabi na hindi daw naliligo si Eric at hindi nagtutubrush or nagsisipilyo ng 3 beses. Number 3 question. Anong ginawa ni Eric matapos marinig ang pahayag ni July? Tama, agad-agad na ibinaba ni Eric ang telepono at sinugod si Glenn sa kanilang bahay.
So, anong ginawa ni Eric? Sinuntok niya agad si Glenn, di ba? Dahil dun sa nalaman niya. So, number 4 question. Sang-ayon ka ba sa ginawa ni Eric? Okay. So, halimbawa lang, yung ginawa ni Eric class ay hindi po yung tama. Okay? So, kung para sa akin, di ako sang-ayon doon. Kasi bakit? So, sa number 5 question, kung ikaw si Eric, ganoon din ba ang gagawin mo? Okay, kung ako si Eric, hindi ganoon yung gagawin ko. Una, pupunta ako doon kay Glenn at tatanungin ko kung totoo yung sinabi ni July. Siyempre, pag tinanong mo si Glenn, magpapaliwanag po yun. Tama po. So, dapat pag ganun, ay hihingin mo yung paliwanag ng taong may atraso sa'yo o yung nga na parang kinukwento pa sa ibang tao para malaman mo. Kasi alam naman natin yan kung nagsasabi ng totoo hindi yung tao, di ba? Hindi yung busugod ka doon tapos bigla mo susuntukin. Tapos, at the end of the day or pagkatapos doon, hindi naman pala talaga totoo yung kinukwento sa'yo. So, anong nangyari sa'yo? Napahiya ka na, nakasakit ka pa ng ibang tao. Di ba po? Tsaka class, lagi yung tatandaan na kahit ano pa ang kasalanan sa atin na ating mga kapwa, wala tayong karapatan na saktan ang bawat isa sa kanila or wala ding mga tao or kahit sino ang pwedeng manakit sa atin. Okay? So, pag ganyan na may kaunting gusot, may kaunting problema, yan ay nakukuha sa magandang usapan at paliwanagan na hindi nyo kailangang magsakitan. Paliwanag po? So, ating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang bawat sitwasyon. Kukuyin kung tama o mali ang ginawang aksyon. Number 1, hindi kaagad nagbibintang si Ellen kung hindi siya sigurado. So, letter A, tama. B, mali. Tapos ka na bang sumagot? Alright, so, tignan nga natin ang tamang sagot. Tama. Ang tamang sagot ay letter E, tama. Number 2 question. Agad bumili ng candy si Martin dahil nakakapagpaganda raw ito ng ngipin ayon sa nagtitinda. So, letter A, tama. Letter B, mali. Nakapagsagot ka na ba? So, tignan na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay mali. So, bakit siya mali? Kasi hindi naman porke nagsabi na talagang ganun ang claim ng item na yon or ng produkto na yon ay bibili ka na agad. So, pag ikaw ay naniwala agad na ganun, ikaw ay nabiktima ng maling impormasyon. So, dapat ipa-fact-check muna. So, pag sinabing fact-check, sisiguraduhin nyo muna kung totoo ba talaga yung sinabi na nakakapagpaganda ng impormasyon. Diba? So, next time, pag may ganun kayong na-encounter na experience, huwag agad maniniwala na kesyo, uy, pag ininom mo to, natangkad ka. Pag ininom mo to, natalino ka. So, bago mo bilhin yun or ipabili kay mama or papa mo, kailangan ipacheck nyo muna yon or maganap kayo ng mga information na kung totoo ba talaga na ganun ang mangyayari kapag ininom mo yung gamot na yun. Naliwanag? Okay, number 3 question. Number 3, nakipagtalo si Cheryl kay Vina tungkol sa kung anong programa sa telebisyon ang mas maganda. So, ano kaya ang tamang sagot dito? A, tama. B, mali. Nakapagsagot na ba? Sigurado ka na ba sa sagot mo? Okay, kung sigurado ka na, tara na, alamin natin ang tamang sagot. Okay, letter B, mali. So, mali yun class. Mali yung mga bata na may kipagtalo ka kung ano ang gusto ng programa, di ba? Okay, so dapat hindi pinagtatalunan ang mga ganong kababaw na bagay. Okay? Number 4 question.
kahit na nabasa na ni Dayan sa dyaryo ang bilang ng nagpositibo sa COVID-19, ay naganap siya ng ulat sa internet upang malaman kung pareho ang sinasaan na bilang ng mga ito. So tama kaya si Dayan, si Dane dito? Okay, so letter A, tama. B, mali. Basahin mabuti. Tapos na ba? Kung tapos na, tara na at sagutin na natin ang katanungan. So, ang tamang sagot ay tama. So, tama yun, class. Kapag tayo ay naka-receive ng balita, nakapakinig, nakapanood, ay hindi pwedeng isang references lang or source ang pinagmula ng balita. So, ikaw ay magsisearch gamit ang mga credible sources para malaman mo kung totoo o hindi yung balitang iyong nasagap, napanood, napakinggan o nabasa. Okay po? Number 5 question. Sinabihan si Willie ng nakatatanda kapatid na iba ang inulat at hindi ang totoong nabasa. Hindi ito sinunod ng bata at ang tama ang binanggit niya. So sa tingin mo, tama ba o mali ang kanyang ginawa? Okay, so sagutan natin. So may sagot na ba? Okay, so ang tamang sagot ay tama. So lagi yung natandaan, class, tayo ay manindigan palagi sa katotohanan. Huwag nating hayaan na maghari ang fake news. Kasi kapag tayo ay nasanay na tayo ay naniniwala sa fake news, maraming tao ang maluloko. Maraming tao ang magkakaroon ng misinformation. So, kailangan bilang mag-aaral at bilang pag-asa ng bayan. So, ngayon pa lang sa murang edad ay napapraktis na natin ang pagsusuri or pagtukoy ng katotohanan at sa hindi totoo. Okay, so huwag tayong papadala sa mga fake news para hindi tayo maloko or mabiktima ng panluloko or panlilin lang. Maliwanag po? Paano nga ba ay maipapakita ang mga ito? Ituloy na natin ang kwento ni Eric. Nakarinig si Eric nang tumatawag sa kanyang pangalan habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Nakita ko ang ginawa mo, Eric. Tama ba yun? Sabi ng boses. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagalit niyang sagot. Halika, panoorin mo ito upang malaman mo ang sinasabi ko. Napanganga sa gulat si Eric. Tila isang malaking telebisyon ang tumambad sa kanyang harapan. Ipinakita doon ang pagtawag at pagsusumbong ni July. Naipalabas din doon ang dali-dali niyang pagsugod sa bahay ng huli at pagsuntok niya rito. Eric, alam kong mabuti kang bata. Gusto kong pag-isipan mo kung tama ang iyong ginawa. Tama bang agad kang naniwala kay July? Ano ang dapat na sinabi mo nang narinig mo ang iniulat niya? Tanong nito. Siniguro ko muna po sana kung totoo bang sinabi ito ni Glenn. Pinagnilayan ko rin dapat po kung totoo nga ang puna, tugon ni Eric. Tama ba na sinutok mo si Glenn? Ano ang dapat mong ginawa? Hindi po, binigyan ko po sana ng pagkakataong magpaliwanag si Glenn. Nagtimpi at naging mahinahon po sana ako. Patawad po at hihingi ako ng paumanhin kay Glenn. Sorry po talaga. Mabuti, sagot ng boses. Biglang napabangon si Eric at sinabi, "Hi, panaginip lang pala. Hindi ko ito gagawin sa totoong buhay." Tandaan, alam mo nang kailangang mangalap ng iba't ibang impormasyon upang tuklasin ang katotohanan. Natutuhan mo na rin na dapat unang suriin ang detalye o datos bago maniwala.
naunawa rin sa iyo na mahalagang pagnilayan mo ang mga ito upang makatiyak na totoo o tama ang impormasyon. Maraming batang tulad mo ang nabibigo pa rin kumilos ng wasto. Ito ay sa kabila ng nakapangalap na sila ng impormasyon. Huwag mo silang tutularan, kumilos ka ng tama. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating araling ngayong araw na ito. So bago ako magpaalam, huwag niyo pong kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, i-like at i-share na rin ito para mas maraming kabataan at mag-aaral na tulad mo ang matuto sa edukasyon sa pagpapakatao. So, handahan na ba ulit matuto? Abangan niyo ang aking next video. So, hanggang sa muli, paalam!